Tumako naman tayo sa sitwasyon. Diyan naman po sa NAIA Terminal 3 kung saan ilang mga biyahero ang sinamantalang maagang bumiyahe para sa Semana Santa. Naroon po si Mab Gonzalez. Mab? Marami na nga ang umaalis mula dito sa NAIA Terminal 3 para magbakasyon at makaiwas sa Holy Week rush sa susunod na linggo. Ilang araw bago ang Holy Week, tuloy-tuloy na ang dating ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Susulitin daw nila ang bakasyon, kaya ngayong weekend pa lang, aalis na sila. Si Jamela, excited umuwi sa hometown niya sa Calbayog, Western Samar. Tungundas pa daw kasi siya huling nakapagbakasyon. To avoid yung rush ng... So, di ba pag summer maraming pumupunta dun sa mga provinces to spend time with the family para makapagnilay-nilay na rin. Siyempre iba pag sa province kasi tahimik. Ang ilan nating kababayan, kinailangan pang mag-leave para makapagbakasyon. Gaya na lamang ng pamilya ni John, nakaka-uwi lang bilang OFW sa Nigeria. Meron mo bang nag-leave ng trabaho para sa inyo or nag-absent na sa school? Definitely yes. Kagaya ko, I came from abroad as an OFW, so I already planned it a year ago, so nag-leave talaga ako, and then also my wife is working in a bank, nag-leave din siya. Ngunit ang masusulit mong araw sa bakasyon, siya namang ikinamahal sa tiket. Mahirap bumiyahe lalo na ganitong season. Hindi ho ba ma'am, medyo mas mahal yung ticket pag ganito na weekend kaya aalis? Oo, tsaka isa pa rin yun, yung medyo mahal. At tsaka noong January, kumuha na kami para naka-avail kami ng promo. At least kahit pa paano naka-discount kami. Mas tataas pa ang halaga ng ticket pagpatak ng Holy Week sa dami ng umaalis. Ivan, payo naman nga sa ating mga pasahero, dumating po ng maaga dito sa airport para makaiwas sa delays, lalo na dun sa ating mga check-in counters. So 2 hours po yan para sa mga domestic flights at 3 hours naman para sa international flights. Ivan? Maraming salamat, Mav Gonzalez.